Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video, so nakikita nyo naman sa ating title. So yun guys, hindi ko na patatagalin yung intro ko. Nakapligo na ako, medyo inaantay ko na lang yung asawa ko. Then pupunta na kami sa hospital kasi today nakischedule ako for check-up. So update ko na lang kayo at explain ko na lang sa inyo maya-maya yung situation kung bakit ako magpapa-check-up. So keep on watching guys and stay tuned. Update ko kayo later. Hi guys! Ayun, kakauwi lang namin. Kasi nasabi ko na naman sa intro ko kanina na today is magpapa-check up ako sa Belhul Specialty Hospital. So sa Dera kami nagpunta. Sobrang tagal ng naging process ng check-up ko today. Una, nag-register muna kami sa registration area. Then, chinek lang ako ng BP, high, timbang. Tinanong lang ang history regarding sa family or kung may lahi ng hypertension, diabetic, etc. Then, refer ako sa general doctor. Then, doon tatanungin ka ng doktor kung ano yung sinadya mo para sa pagpa-check up. Then, sinabi ko yung bukol ko sa tuhod. Ito yung picture ng bukol ko sa tuhod na parang lumalaki kasi siya. Before kasi hindi siya totally visible. Then, after that, pinalabas ako ni Doc, i-refer niya daw ako sa orthopedic. Then, ito na nga. Nung tapos na ako sa general doctor, napunta ako sa nurse station. So, ayan yung nurse station dyan. Ibinigay ko yung papel ko. Then, sabi ni naate, kasi kabayan, wait for a while, tatawagin ako. Diyos ko, akala ko saglit lang. Sobrang tagal, more than 1 hour ako nagantay. Kasi, yung insurance ko is sobrang arte at hindi ganun kaganda. Kailangan pa ng approval at madami pang inquiry regarding sa pagpapacheck-up ko. So, kaya natagalan yung approval sa akin. So, ayun na nga. To make this story short, nag-send sila ng request sa aking insurance para nga ma-refer na ako sa orthopedic. Pero, ang sagot ng insurance company ko is kailangan may history ako ng x-ray at medication. Eh sabi ko, paano ko magkakaroon ng x-ray if first time ko nga magpapa-check up sa kanila at saka ngayon ko lang gagamitin yung insurance na yon. Then after noon, nag-submit na naman yung mga nurse ng approval para ma-x-ray ako. So nagbayad ako ng another 44 dirhams. Then nag-proceed na ako sa x-ray room. So ayan. Pinitsuran ko lang yung x-ray room. Hindi na ako nag-totally video sa loob ng hospital kasi nga bukod sa na iinis na ako at ang tagal-tagal, hindi ako comfortable kumilos kasi syempre hospital siya. Alam niyo na, mas okay yung nasa isang tabi lang tayo, di ba? Then after pagka-x-ray ko, bumalik ulit ako doon sa general doctor. Then after noon, pinaliwanag sa akin ng doctor kung ano yung result sa aking x-ray. Ito yung picture ng x-ray ng tuhod ko. Sabi naman ni doctor, okay yung joints ng knees ko, pero kailangan ko pa rin daw mag-antay ng 2 to 3 days para ma-refer ako sa orthopedic specialist kasi. Pero depende pa rin yun sa insurance ko kung i-approve nila yon. So yung x-ray ko at saka yung medication na nireseta sa akin ng general doctor, kailangan yung i-submit sa insurance ko para i-approve or malaman natin kung agree pa rin sila na mag-undergo ako sa isang specialist which is doon sa orthopedic. So, ito lang yung gamot na binigay sa akin ni Doc. Which is yung mga binigay naman niya is parang hindi naman siya totally katanggap-tanggap. I mean, kasi hindi naman sumasakit yung tuhod ko. Wala, kahit anong nararamdaman. Pero para lang daw may mapakita na medical prescription sa aking insurance company, ni-refer na lang to ni Doc yung elmetazine at saka yung Panadol joints tablet. Pero yung binili ko is yung elmetazine lang. So ayan, at least naman
free. Free din yung helmet, as in, hindi na ako nagbayad sa pharmacy. Then, ito yung itsura ng gamot na binili natin sa pharmacy doon, mismo sa hospital. Then, guys, kung titingnan nyo, pa-spray talaga to. And nakakatawa kasi solution for external use for pain, inflammation, swelling. Hindi naman namamagaw or sumasakit yung tuhod ko, pero just medical prescription para lang may ma-show off sila sa ano, sa aking insurance company. Then sana within 2 to 3 days tawagan na nila ako para makabalik na ako doon para directly naman sa specialist ang punta ko sa orthopedic. So, sabi ni Doc sa akin, kung walang tawag or update sa akin ng Bellhol Specialty Hospital, bumalik na ako doon after 3 days. Then, so, may part 2 pa ang vlog na ito. So, that's all for today's video and keep on watching and stay safe, guys. Bye!